morning. Dito naman po ako sa aking channel sa YouTube. And welcome everyone to my channel. Ayun naman ay gusto ko nang magpa-impress tungkol dun sa aking mga herbal na ginagamit. Kasi I just talked yesterday to the seniors. Although mukha na ako senior, pero hindi pa po ako senior. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang product. Nakitagal-tagal po nang ginagamit. Maybe 4 years, maybe 5 years or 6 years already. Ginagamit ko kung bakit wala akong mga maintenance or whatever na nagpapalakas sa akin to keep me going. Ayun naman, gusto kong i-share doon sa inyo. Maybe some of you alam na ako ano yung product na ito. This is something that is herbal na gawa lang siya sa simpleng grape or let's say ang tinatawag nila sa Tagalog na pasa. And I'm sure some of you know this already. Alam kong alam niyo ito and this is really familiar. But I want to add some kind of testimony na magbibigay ng encouragement doon sa mga nawawalan ng pag-asa. Kasi maraming usap ako na gusto nilang humanap ng mas magandang mga herbal na kung saan ay may hiyang sila. Actually, hiyang-hiyangan lang naman yan. Hindi naman lahat ng herbal magiging useful para sa atin. And sometimes, sa iba, mayroong side effects. But actually, kung iisipin mo lang, wala naman talagang side effect or any harmful effect sa ating herbal. Kaya ako, for so many years now, ever since talaga, I'm fanatic pagdating sa mga herbal, herbal na gamot, herbal na supplement. Hindi lang kasi sila nagbibigay ng lahat. Nasusupress din yung mga mabibigyan sa karamdaman. That's why, naisip ko na sa dinami-dami ng mga tao, nakausap ko ng mga karamdaman. Tapos hindi ko rin i-share sa inyo kung ano yung sekreto ito. Kung bakit marami siyang benefit sa ating katawan. Hindi lamang ito anti-aging, hindi lamang ito for maintenance na natatawag. Pero ayoko namang sabihin sa lahat na ito ay talagang nakapagaling ng mga kailangan. Actually, sa dinami-dami ng mga testimony ng aming mga customers and clients in this herbal medicine, I don't know if you call it medicine kasi ayaw namin sabihin na ito ay isang medicine dahil hindi naman ito yung pwede mong ihalili doon sa gamot na iniinom mo. For example, ikaw ay isang high blood, ikaw ay diabetic, hindi naman namin pwedeng i-recommend na palitan nyo ng herbal na ito. Actually, this kind of herbal is something na makakatulong kasi sa dinami-dami na nang gumamit, talagang nagte-testify sila na gumanda yung kanilang pakiramdam. And others na napakarami nang gumagamit ng mga, alam nyo na, yung mga matatanda na matagal nang gumagamit ng kanilang maintenance. Minsan, mga 10-10 pang maintenance nila. Marami sa kanila yung sinet aside na nila. Although, hindi naman yun ina-advise talaga ng kahit ng mga doctors, most especially, na dapat iset aside yung mga katulad nitong mga herbal and other binibigay sa atin ng doktor. This is only an optional para dun sa mga taong gustong gumaling or magkaroon ng magandang pakiramdam at magkaroon ng mga changes sa mga body nila. Ako naman, gusto ko introduce sa inyo yung kahit tagal ko nang ginagamit. Kaya, actually, hindi naman tayo gumagamit ng mga ganitong options to abate or mawala ng tuluyan yung ating mga nararamdaman. Kasi ang lahat, it all depends on how we use them and how we are going on with our lifestyle every day. Kasi kung hindi naman natin baguhin yung ating lifestyle, wala rin mangyayari doon sa ating mga iniinom na herbal supplements and herbal options sa araw-araw.
Kaya ngayon gusto ko introduce sa inyo yung kilalang kilala nyo na marahil na Tagamed Puree. Ayan, ito siya. Ang Tagamed Puree po ay gawa lamang sa pasas. Actually, ito po ay nag-grind na ang lasa niya ay parang jelly siya. Masarap siya kasi para sa akin, masarap siya. Pero bakit marami ang bumibili nito during the seminar? Actually, mas mura siya during the seminar kasi parang ito yung pinaka-promo nila in a month. Actually, ito ay binibenta sa mas murang, mababang price niya kaysa sa usual price niya. At isa pa, ang Tagamed, ito, ang Tagamed Puree, actually, dalawang klase ito. The other one is what we call the regular or the ordinary. Kasi ang ordinary or regular ay hindi siya pinong-pino. Kumbaga, buo-buo siya na gawa sa pasas na binibilang mo lang hanggang siyam na piraso na ilalagay mo siya sa kutsarita. And you can take this once a day. Depends on you, on your kakayanan para makabili ka kasi wala naman itong overdose, wala naman itong side effects or whatever. Kaya ang gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano yung herbal na nagbibigay sa akin ng lakas everyday, kung kaya hindi ko nararanasan yung kahit overstressed ako ay hindi ko nararanasan yung ma-hospital or magkaroon ng malulubhang sakit. Actually, gusto kong sabihin sa inyo na it really tackles a lot of sickness. Ang dami-dami niyang na-prevent. Pero ayoko hong mag-claim sa inyo that this is really something na pwede ninyong gawing gamot. Kasi hindi siya gamot. Actually, this is just a kind of therapy or it could be a vitamins na pwede ninyong maging support sa araw-araw. Kumbaga, kakambal niyo siya sa araw-araw niyong problema sa inyong mga health o ano pang mga nararamdaman sa katawan. Actually, gusto ko rin i-testify sa inyo kung ano yung nagagawa nitong Tagamed. Actually, from my migraine, meron akong migraine, nag-slow down na yung migraine ko for how many years. Alam niyo siguro yung migraine na ako naman, migraine ko is it's reacting on the eyes, nakapagpagod na pagod na yung mata ko, saka kapuyat, saka kabasa, or talagang na-overuse na yung aking mga mata. Actually, nagkakaroon na ako na nakikita ang mga estrella sa mata, and then after a while, masakit na yung ulo ko. And then kapag hindi ko iniinom ng gamot or whatever, I come to the point na nagbo-vomit ako. So, alam niyo naman siguro ang nature ng sakit na yan. Hindi naman po ako yung high blood na tao kasi nga, those were the days na talagang medyo binago ko yung lifestyle ko, yung habit ko na kumakain ng, alam niyo na, more on cholesterol, medyo binawasan ko yon. Although, minsan hindi talaga maiiwasan na mapapakain ka ng mga ganun, lalo na kung may mga fiesta, may handaan, may birthday, talagang igagrab mo pa rin. Pero hindi na siguro to the point na sobra-sobra. Kaya, parang malaking bagay ang nagawa nitong Tagamed sa buhay ko. Actually, matagal ko na siyang naririnig sa Radio Veritas. Alam niyo siguro ang Radio Veritas, I'm also a fan of listening dahil isa rin po akong kapanalig. Kaya kung gusto niyo po na subukan ito, pwede po kayong magpunta sa Quiapo po siya. Ito po yung mabibili ng mura lamang. At isa pa, mas makakatipid kayo kung kayo mabibili lamang ng during the seminar. I don't know kung itatanong niyo sa akin ang presyo. Actually, ang price is very affordable. Kaya ko siya gusto kasi ang dami-dami niyang nagagawa sa hindi lamang siya anti-aging, hindi lamang siya
nakakagamot sa maraming high blood, sa mga may diabetes, kasi nga madami talagang nag-proclaim na ang laki ng nagawa o na itulong sa kanila. Actually, gumagaling. Pero ayoko namang i-claim that this is something really na pwede ninyong i-substitute sa gamot. Kaya para sa inyo na may mga sakit, name it, ano bang mga sakit ninyo, kayo ba diabetic, high blood, may migraine, even on sakit na mga cyst or bukol, marami ding nag-proclaim or nag-declare na sila ay gumaling, na natunaw yung kanilang mga cyst sa mga breast or on any part of the body. Yung pagtuloy-tuloy lang nilang pag-take nito ay nakatulong talaga ng malaki. And besides, naging malakas daw sila, yung mga may mga rayuma, talagang nakakalakad ng maigi, na dati-dati ay nakasaklay pa. And then may mga kasama pa sila para alalayan sila. But then, nung pumunta na sila sa office na Tagamind, talagang wala na silang kasama, because they can already, kung kaya nila na maglakad na mag-isa, dahil ang Tagamind nga ay talagang nagbibigay ng lakas sa kanila according to their testimony. Ako naman, iba naman kasi ang testimony ko ukol dito. Basta ako, nagkakaroon din ako minsan ng hematoma. I'm sure you know what hematoma is all about. Yung nagkakaroon ka ng mga pasapasa sa katawan. Because ako naman siguro is, meron ako ding sakit na parang almost andun na ako sa pagiging anemic. Yung bang dahil sa puyat, bumababa ang dugo, na alam niyo naman siguro yung sakit na anemia, na naaagaw ng puti ang pula sa ating dugo. So to prevent, this is the best way to make prevention. Kaya ako, pinapayo ko lang naman ito sa gustong mag-try, kasi nga affordable siya in compare to other related herbal supplements na talagang medyo mahal at mahirap bilhin, madali pang maubos. And actually, this Tagamind is good for 1 month kung alam mo mag-consume nito, na hindi naman yung tipid na tipid siya. Kasi you can take this in a half spoon or tablespoon. Pwede rin siya sa kutsarita. O sabihin mong, ako kasi pag nagtitake naman ako nito once a day, depende siguro sa may talagang may sakit. Kung ikaw ay medyo malala ang sakit mo, you can take this 2 to 3 times a day. Actually, tinitake ito ng nasa kutsarita lamang. Ako, kasi hindi naman ako talagang bat-bat ng sakit. Kaya, parang ginagawa ko lang siyang preventive. Kasi kung hindi ako magtitake nito, baka nauwi na rin ako sa maraming supplements or maraming maintenance. Kasi actually, awa ng Diyos, hindi ako nakakaroon ng high blood. Kasi nga, I'm changing my lifestyle, although hindi naman ako yung religious sa aking lifestyle, kasi minsan sumisira din ako sa code of good health ethics. Pero ina-assure ko po sa inyo na malaking tulong po talaga ang Tagamind sa buhay ko. Ever since I used this, sinet aside ko na po ang lahat ng uri ng gamot. Kahit na nga yung sa headache ko, or yung even sa children nga pala, pwede po itong gamitin. Kahit na nga sa isang sanggol, maliban na lamang po doon sa mga nag-a-undergo ng dialysis, kasi po, syempre hindi na po ito, hindi na nagpa-function yung ating kidney. So, hindi na po ito applicable doon po sa mga nag-a-undergo ng dialysis. Pero kung meron po kayo mga problems sa UTI or whatever kidney problems, as long na hindi po kayo nadadialysis, ay pwedeng-pwede po sa inyo ang Tagamind. Ako po kasi I've proven this for years. At kahit na anong sakit na meron kayo, kahit na mayroon kayong TB or what, kasi marami na ako mga kaibigan na sumama sa akin doon, and hindi naman po talaga ako napahiya. Dahil po ang Tagamind ay very affordable and very useful po talaga sa ating buhay. Aside from having a lot of vitamins, may vitamins ka na,
may maintenance ka pa sa katawan. Hindi ko naman po sinasabing, inuulit ko po na hindi po ito isang substitute sa gamot na inyong iniinom. So if ever you take this, or kung gusto ninyong magkaroon nito o nagamitin ito, isipin nyo lang talaga na isa siyang support sa inyong mga maintenance sa araw-araw. Not unless na nasa mga laboratory ninyo, tuloy-tuloy na talaga na gumaling na kayo, wala na, free or diabetic free, high blood free, it's all up to you kung kayo'y titigil o hindi. Pero marami na talaga siguro dahil sa pagtitipid, eh, dito na lang sila nag-stick sa Tagamend at iniwan na nila yung kanilang mga maintenance, which is not being advised. Hindi po namin ina-advise kasi hindi natin alam kung anong susunod na mangyari sa ating katawan kung tayo ay matagal na nag-take ng ating mga maintenance and then bigla natin itong ihinto just because of using alternatives like Tagamend. Kaya pinapayo ko po sa mga interested po if ever na gusto ninyong malaman ang more pa sa inyong mga sakit, you can comment to me down below at sabihin nyo sa akin na inyong mga concerns. Dahil master na master ko na po ang nagagawa ng Tagamend sa ating katawan. And one thing more is very affordable in compare to other kinds of food supplements. Ang tawag po dito ay food supplement dahil hindi lang siya nagbibigay ng tulong sa mga karamdaman, kundi ito ay nagbibigay lakas. Nagpo-provide siya ng mga vitamins na natural lamang po, na hindi gawa sa synthetic. Actually, this is 100% free chemicals, pero meron po siyang halong 0.1% ng alcohol. Na alcohol na hindi naman po siya talagang matapang. Actually, this alcohol was made kasi may marami po sa atin kasi yung mga may sakit na insomnia. Actually, ako, number one ako dyan na hindi talaga napagkakatulog pagdating ng hanggang hating gabi yan, lalo na kung matulog pa ako sa hapon, hindi na talaga ako makatulog sa gabi. But since I use this, talagang every day of my life, minsan kahit sumasakay lang ako sa jeepney or I'm riding on something on my vehicle, nakakatulog talaga ako. Hindi ko mapigilan ang antukin. I don't know kung ito nga ang may gawa nito. Pero actually, kapag hindi ako nagtitake, nang how many days, medyo ayan na naman ang insomnia ko. Kasi hindi naman po ito sabihin talagang pagagalingin ang insomnia mo. Kasi nga, isa siyang supplement na nagpro-provide sa atin ng lakas ng katawan. So, hanggang dito na lang pag-share ko sa inyo ng Tagamend. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano ba ang sikreto ko. Bakit hindi ako sakitin or what. Marami kasi siyang benepisyo sa katawan. So ito po, pinakikilala ko sa lahat, ang Tagamend Puree. Yung isa naman po na regular is much cheaper than this. Pero if you want to ask me the price, you can comment down below. Saka po sasabihin sa inyo, even the address of the place, kung saan po ito pwedeng bilhin. So thank you po sa inyo. See you next time on my next vlog. God bless everyone.